Pagbukas ni tatay ng pinto, walang tao. Isang malakas lang na hangin ang pumasok sa bahay namin. Yun bang hangin na parang lilipad ang ilan sa mga kagamitan namin sa loob ng bahay. Sinara ni tatay ang pinto. Pagbalik niya sa amin, may kumatok ulit ng 3 beses. Yun bang pinaglalaruan kami? Hindi mapigilan ni tatay na magalit. Sumigaw si tatay ng, "Walang hiya ka talaga, Hilda. Tama na. Huwag mo na kaming gambalain." Sabi ni tatay sa paligid, "Nararamdaman namin na mayroon talagang tao sa labas ng bahay. Hindi isa, kundi dalawa sila." Ang ginawa ni tatay, kinuha niya ang latigo na gawa noon sa buntot ng pagi. At sa kaliwang kamay ni tatay, hawak-hawak niya ang itak. Siguro hindi makapagtimpi si tatay noon. Palihim siyang dumaan sa kusina. Binuksan ang pinto ng bahay at lumabas. Sumunod ako sa kanya. Kumuha ako ng patpat. Sumunod ako kay tatay at paglabas namin, inikot namin ang labas habang nagmumura si tatay at sinasabing pangalan ni Manang Hilda. Ngunit wala kaming nakita kahit ni isang nilalang o kahit tao wala. Sa 3 beses naming pag-iikot, wala talaga. Alam nyo kasi, epektibo ang umikot sa labas ng bahay kapag may aswang. Isang gawain iyon para maitaboy sila ayon sa lolo namin. Kaya noong umikot kami, wala sila. Wala kaming nakita kahit anino man lang. Ngunit may isang lugar pa kaming hindi nasisilip. Ito ay ang ilalim ng bahay namin. Floating noon ang bahay namin na noon ay usong-uso sa mga probinsya. Nagtinginan kami ni tatay at dahan-dahang sumilip sa ilalim ng bahay. Nauna si tatay sumilip. Sumunod ako. Pagsilip ko, sumigaw si tatay ng, "Walang hiya ka, Hilda." Sabay tapo ng itak sa ilalim ng bahay. Kitang-kita ko na tumusok yung itak sa likuran ng nilalang. Ngunit di nagtagal, mabilis silang gumapang palabas sa kabila at tumakbo. Damang ang hinala namin. Dalawa sila. Maya-maya lang, natahimik ang paligid at nahinto ang pagpaparamdam nila sa amin. Pumasok kami sa bahay. Sinara ang pinto at bintana. Sama-sama kami noon natulog para kung sakaling aatake man sila, makakapaghanda kami. Natulog kaming lahat noon kahit 2:00 na ng madaling araw. Kinaumagahan, walang ibang iniisip si tatay noong sandaling iyon, kundi ang puntahan si Manang Hilda sa kanilang pwesto sa bayan. Maya-maya lang, sabi ni tatay, "Anak, samahan mo ako sa bayan. Hindi muna tayo magbubukas ngayon." Sabi ni tatay sa akin na may kasamang galit sa kanyang mga mata. Lumuwas kami ni tatay sa bayan. Habang si nanay at ang kapatid ko naman ay naiwan sa bahay. Pagdating namin sa bayan, pinuntahan namin ang pwesto ni Manang Hilda. Pero sa sandaling iyon, naabutan namin ang mga tauhan ni Manang Hilda. Nililigpit ang kanilang mga paninda. Pinuntahan ni tatay ang isa sa mga tauhan ni Manang Hilda. Sabi ni tatay, "Nasaan si Hilda? Nasaan siya?" Sagot naman ang isang tauhan, "Kuya, pinapaligpit niya sa amin ang mga paninda. Lilipat daw kami ng pwesto sa doon o sa kabilang bayan." Sabi ng isang tauhan. Noong sandaling iyon, dumating ang pamangkin ni Manang Hilda at nakita naming mayroon siyang sugat sa kanyang likod. Tugmang-tugma sa kung saan natamaan kagabi ang nilalang na tinapunan ni tatay ng itak
Nilapitan ni tatay ang pamangkin ni Manang Hilda at hinawakan sa kanyang damit ng mahigpit. Sabay sabing, nasaan si Hilda? Nasaan? Alam niyo, yung pamangkin ni Manang Hilda ay parang asong mabait nung sandaling iyon. Hindi makapagsalita at parang iiyak nang dahil sa kaba kay tatay. Malaking tao kasi si tatay at parang susuntok na nung sandaling iyon. Hindi makapagsalita ang pamangkin niya. Tumalikod ang pamangkin ni Manang Hilda at umalis. Wala kaming nakuhang impormasyon noon tungkol kay Manang Hilda. Pero iisa na lang ang tanging paraan para makausap siya ni tatay. Ang puntahan, ang bahay ni Manang Hilda sa ikatlong baryo mula sa amin. Lumakad kami ni tatay papunta sa bahay niya. Pagdating namin doon, nagtanong-tanong kami kung nasaan ang eksaktong bahay ni Manang Hilda. Pero alam niyo, yung mga sinabing lugar ng mga tao ay hindi tama. Parang nililigaw nila kami sa kung saang bahagi ng baryo. Talagang kakampin nila si Manang Hilda. Ngunit umaagaw din sa isip namin ni tatay na baka mga aswang din ang mga taong iyon. Maya-maya lang, may nakasalubong kaming tao na nagbebenta ng mga sombrero. Yung sombrero na kadalasang ginagamit ng mga magsasaka. Nakikita namin sa kanya na parang naliligaw siya. Sabi ni tatay sa kanya, "Ah, kaibigan, taga saan ka? Taga dito ka ba?" Ang sagot niya, "Hindi po. Sa katunayan, naliligaw nga ako dito. Ewan ko kung nasaan ang daan palabas dito." Sagot naman ni tatay, "Kami din. Parang nililigaw yata tayo ng mga tao dito. Hindi ko din kabisado ang lugar na to." Sabi naman ng lalaki, "Pupunta sana ako kina Hilda. Sinabi kasi ng kaibigan ko na namimili siya ng mga sombrero para ibenta sa kanyang mga pwesto." Tamang tama noon, may kasama na kaming pupunta sa bahay ni Manang Hilda. Maya-maya lang, may nakasalubong kaming bata. Sabi ko sa kanya, "Toy, saan yung bahay dito ni Manang Hilda?" Hindi sumagot ang bata at ginalaw niya lang ang kanyang ulo na parang sumisenyas na, "Hindi, hindi ko alam. O di kaya'y ewan ko." Parang ganun ngunit pinilit siya ni tatay at binigyan ng bariya. At doon, tinuro ng bata ang bahay ni Manang Hilda. Sinunod namin siya. Ngunit malayo palang bago sa bahay ni Manang Hilda, yung bata ay tumakbo na papalayo sa lugar na yon. Dali-dali si tatay lumakad. Pagdating namin sa bakuran niya, medyo namangha kami kasi maraming pananim at malaki ang bahay ni Manang Hilda. Yun bang parang antik na bahay ngunit inaalagaan talaga at maganda kong titignan. Sigaw ni tatay doon, "Hilda, lumabas ka dyan. Mag-usap tayo." Walang sumasagot nung sandaling iyon. Lumabas sa pinto ng bahay ang isang babae na mukhang katulong kasi yung damit niya ay para sa mga katulong noon. Sabi ng babae, "Wala ho si Manang Hilda dito. Lilipat na sila ng bahay at pwesto." Sagot naman ni tatay, "Wala dito. Pilit niyo siyang tinatakpan o tinatago." Kumuha si tatay ng bato at binato ni tatay ang bahay ni Manang Hilda. Sabay sigaw ng, "Hilda, walang hiya ka. Lumabas ka dyan. Alam kong nandyan ka." Sabi ni tatay. Pero wala talagang lumabas sa bahay. Dagdag pa ng katulong, "Wala nga ho sila dyan. Umalis ng maaga pa mano. Totoo ang sinasabi ko. Wala ho kayong makukuha dito." Sabi naman nagbebenta ng sombrero,
Ah, ganun ba? Sayang naman. Kailangan ko pa naman ng pera ngayon. Umalis na lang kami ni Natatay noong sandaling iyon. At sabi ni Tatay sa taga-benta ng sombrero, ako na lang ang bibili niyan. Sagot naman ng lalaki, aba, maraming salamat, boss. Kailangan ngayon ng anak ko ng pera para sa kanyang pag-aaral sa syudad. Maraming maraming salamat. Binili ni Tatay ang mga sombrero ng lalaking iyon. At nakikita namin ang kasiyahan sa mukha niya. Maya-maya lang, noong nasa labasan na kami ng baryo nila Hilda, umalis ang lalaking nagbebenta ng sombrero. Malaki ang halaga ng mga binili ni Tatay noon sa kanya. Alam ni Manang Hilda na pupuntahan siya ni Tatay kaya umalis ka agad siya at lumipat ng pwesto. Pero ang masasabi lang ni Tatay, kapag inulit niya na paramdaman kami, at kapag inulit niya na kulamin si Nanay, tutugisin siya ni Tatay kahit saan man siya magpunta. Ang mas masakit pa nung sandaling iyon, noong medyo malayo-layo na sa amin ang nagbebenta ng sombrero, may humintong sasakyan sa harap niya. At ang sasakyang iyon ay ang sasakyan ni Manang Hilda. Napagtanto namin na ang presyo ng mga sombrero na binili ni Tatay sa kanya ay kapresyo ng mga binili ng mayamang lalaki sa amin kahapon na naging sanhi ng inggit ni Manang Hilda. Pero kahit ganon, malaki pa rin ang balik ng biyaya sa amin. Mas naging maganda pa ang kita namin simula noong wala na doon si Manang Hilda sa tapat ng pwesto namin. Naging tahimik din ang lahat at naging maayos. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ko. Hanggang sa muli, ako po ulit si Ryan ng Cebu. Ito na ang huling bahagi ng kwento ko.